I'm Wilma. Welcome to our farm. Today's video, guys, ay i-update ko kayo kung ano nang nangyayari sa amin about ASF. ASF, guys, ay pumasok na naman dito sa Isabela. So, napakalaking problema na naman, guys, sa ating mga hog raising. Alam nyo, guys, yung sa amin ay marami nang nag-lockdown na mga barangay na mga lugar dito sa Isabela dahil marami nang guys ang naapektuhan ng ASF. So dito sa amin guys ay nag-lockdown na rin. Bawal nang pumasok at lumabas ang mga baboy. So dito lang sa municipality namin ibebenta ang aming mga alaga. At madami na din guys ang mga piggery na nag-close. Yung hindi na sila nagpapapasok ng mga technician. Lalo na kasi mga technician, sila ang mga number one na carrier ng virus kung minsan. Kasi they're going to every piggery to another piggery, ganyan. So they are very dangerous also na posibilidad na may sila ang mag-i-spread ng ASF. So, dito sa amin guys, lalo na dito sa aking piggery, kasi itong piggery ko guys is very safe. Naka-screen lahat yan. So, kahit ibon guys, walang nakakapasok. So, ang ginagawa guys ng mga ng LGU namin dito ay lahat guys ng boundaries, lahat ng pagpasukan ng mga baboy ay may checkpoint. Kasi may mga pumapasok at may mga lumalabas na baboy. Yan guys ay pinagbabawal na nila dito sa amin. At saka nakalimit muna ang mga bumibili sa labas. Talagang hindi na nila papayagan yung mga butcher na bibili sa labas. Dito na lang guys sa aming municipality sila bumibili. Dito sila lang nag-ikot-ikot na bumibili ng kanilang kakatayin. Alam nyo guys, ang ASF dito sa amin is 5 times na yata na nangyayari ang ASF na yan. Hindi na matapos-tapos. It's not yet finished in how many years now guys. So until now, meron pa. So hindi na lang makontrol. So tayo na lang mga hog raisers ang mag-iingat. Kasi malaking lugi natin guys pag napasok tayo ng ganyang sakit. Hindi natin alam, hindi natin nakikita. So, mag-ingat na lang tayo guys kasi dumadami. Mas malala yata ngayon kaysa nung last year. Kasi ngayon, napakabilis. Ang dami ng bayan guys na apektado. So, dito sa San Mariano, malapit na rin kami kasi ang Gamo is napakalapit dito sa amin. Kaya nakamonitor kami lahat dito. At lahat nagdi-disinfect. Yes, kasi yan ang mga number one, mag-disinfect tayo. At iniiwasan muna namin ang magpapasok ng mga technician. Itong buntis na baboy ko guys ay ayan, first timer din yan. Kasi yan ang I'm very worried for my sow because this is the first time. Kaya iniingatan ko yan guys. At ito rin on heat. So gusto ko sanang ipa-AI ito. So nag-stop muna. Next time na lang pag nag-reheat ulit kasi hindi ako magpapapasok muna ng mga technician dito. Ako na lang muna ang magmamonitor sa aking mga baboy kasi ang dami kong baboy dito ngayon. So, have to be careful. Iniiwasan ko muna magpapasok guys ng tao dito. At saka ito guys, ay ibebenta ko ito. Saturday, they will take it this one. Kukunin nila dito sa ito sa Sabado. Kakatayin nila. Bibilihan ng mga parkidor. So, kasi ito yung hindi maganda na inahin, matapang. So, bebenta ko na lang yan guys. So, habang nagmo-monitor ang mga tao sa mga papasok na mga dito sa amin, nag-stop muna ako na ipapayay ko na sana yun guys kaso later, but next time I gonna make AI again the other one here. So na AI na ito guys kaso nag-reheat siya ulit. So gonna make AI not now, later the next time when mag-heat siya ulit. Ito guys ay may lahing land rays.
landrace ito. At ito naman guys ay large white yan. Large white yan. Yan yung 2.5 months na pregnant. So ito na guys yung mga baboy ko ngayon. Siyam dito at saka anim. So may 15 na ano ako ngayon. 15 na baboy na pang-pattern. Pero we gonna choose some here for our next breeder later. Ayan. Ito guys ay 1 month, more than 1 month old, 45 days na mga ito. Ito yung last na biik namin. So that's all for today guys, our update for about the ASF. Thank you for watching and have a nice day. Ingat po tayong lahat, be careful, keep safe everyone.